Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto niyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at by photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 992-5480. Marami pong salamat! Kaya natin to! Alright! Ako, mapakalamig dito sa studio, mga kaibigan. Nag-i-snow! And dito na naman tayo magkakasama, mga kaibigan, sa panibagang programa ng Mindanao Examiner. Dito mapapakinggan nyo lahat. Lahat ng chismis. Opinyon. Kaya dapat huwag kayong maniniwala sa mga pinagsasabi ko dito. Pero mga vecinos, buenas. Alin na Zamboanga City. Kaya tawi ka natin aura na Isabela na Lamitan, mga Zamboangueños. Mga Taimanghud na ako. Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Norte, at Zamboanga del Sur. Good afternoon. Ayong adlaw. Oy, happy birthday pala. Batiin muna natin ang happy birthday si Papang. Birthday ngayon ni Papang. Happy birthday, Papang. Yung aking stepfather. Sulu Vice Governor Sakurtan. At ngayon ay nagsa-celebrate ng kanyang birthday. Kaninang umaga, maagang-maaga, kinantahan siya ng mga provincial government employees at ng iba pa. Ako, tuwan-tuwa si Vice Governor Sakurtan sa binigyan na sorpresa sa kanya at marami nagpapasalamat. Alam niyo, mga kaibigan, isa to sa mga pinakamabait, pinakamagaling, pinakagalante, pilantropo, negosyante. Itong si Vice Governor Sakurtan. Congressman pa siya, mga kaibigan na natin to, mga kaibigan, you know, family friend. Hanggang sa naging governor siya, naging vice governor. Ganun pa rin, walang nagbabago sa kanya. Ang nagbabago lang sa kanya yung kanyang physical appearance. Ay lalo siyang nagiging bata. Bueno, mga kaibigan, simulan na natin ang dapat simulan. Dami na naman tumumbang mga drug pusher. Sige, mauubos din kayo, mga animal kayo. Shabu pa more. At mayayari kayo, naku po. Hindi kayo tatantanan ng ating pulisya, kaya magbago na kayo. Alam nyo, mga kaibigan, maraming buhay ang sinisira nitong droga. At kita nyo naman, mga bypass operations, sunod-sunod. At halos lahat ng mga napapatay ng mga drug pushers, pawang ng lalaban. Alam nyo, mga kaibigan, talagang deserving sila. Alam nyo, ayaw magbago. Kung ayaw magbago, talagang walang paruroonan. Isa lang ang pupuntahan ninyo, sementeryo. Kaya nga, nag-warning na tong si Tatay Digong Duterte. Pati si Kuya Bato de la Rosa. Hindi kayo tatantanan. Parang si Mike Enriquez. Hindi kayo tatantanan. Nakaganon pa yung long its, no? At tulad kahapon, mga kaibigan, meron tayong nakuwang balita. Nako. Isang pulis na assigned dyan sa Sulu, nadali. Nadali sa isang drug bust operation. Alam nyo kung saan?
doon sa Digo City, sa lalawigan ng Davao del Sur. Napatay itong parak, mga kaibigan, na nakilalang si PO1 Alfazri Mali Idris. Laman lamang na isa itong polis, matapos na babawi sa kanya ang isang identification card na lumalabas taga lalawigan to ng Sulu, mga kaibigan, dun siya assigned. During the bypass operations, ang pakilala nitong si Idris ay taga Sambuanga City siya. Siguro nakatunog na pulis yung kanyang nabentahan ng droga di umano. Diyan sa Barangay San Miguel. Nagkaroon ng barilan. Di umano. Napas lang itong si Idris. At nabawi sa kanya ang labing walong pakete ng mga hinihinalang shabu. Isang .38 caliber revolver at isang .380 automatic pistol. Pati na rin yung identification card niya. Kasalukuyan, mga kaibigan, iniimbestigahan ng polisya sa Digo City ang database ng PNP kung talagang polis itong si Idris o kung nagpapanggap lamang. Ako. Grabe, mga kaibigan. Ilang polis na ba itong naitumba? Tatlo na. Yung isa sa Bulacan, ito, nako. Hindi pa natin makuna ng pahayag yung Sulu Provincial Police Office at itong Regional Police sa Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kung talagang totoong polis itong si Idris at kung totoo yung aligasyon sa kanya ng PNP sa Digo City na siya ay nagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Grabe. May nakuha pa yata sa kanya. Meron pa yata nakuha ang granada to. Hindi lang natin sigurado, mga kaibigan. Pero itong report na to, galing to sa Digos, sa PNP. So hindi natin sinasabing totoo ito hanggat hindi nakukumpirma ng ARMM PNP itong pagkakapas lang kay PO1 Alfazri Idris. Kawawa naman, mga kaibigan, kasi kung talagang pulis to, nako, nayari siya. At kung hindi naman siya pulis at civilian siya at talagang itinumba lamang siya, problema yan ng PNP. Halos lahat ng mga namamatay sinasabing nanlaban. Yung mga pushers, ibig sabihin niya, mga kaibigan, lahat ng pushers, may mga armas, may mga baril. Ako. Tapos sabi pa ng DLG, itatap nila yung mga civilian sa mga barangay upang tumulong sa paikipaglaban sa droga. Target ngayon ni Kuya Bato de la Rosa, mga kaibigan, si Chief PNP, yung mga pulis. Actually, yung isang hepe ng pulis sa Davao, sa Davao City, inilagay, mga kaibigan, ni Chief PNP sa Quezon City Police District. Alam nyo ano apelyido nitong bagong hepe ng QCPD? Patay! Yan ang apelyido ni nung bagong hepe ng Quezon City Police District, Patay. At nag-warning na kagad si Colonel Patay sa mga pulis niya. Nako, kung kayo involved sa droga, sumuko na kayo. At baka kayo malagay sa line of fire. Come on baby, light my fire. Kaya sa pagpapatuloy ng drug testing na isinasagawa ng pamunuan ng Philippine National Police sa mga tauhan nito bilang bahagi ng kampanya kontra illegal na droga. Natuklasan, mga kaibigan, na 20 sa mahigit 22,000 na mga parak sa buong bansa ang positibo sa droga. Ako, mababang porsyento yan. Hindi ako naniniwala dyan. Alam nyo, mga kaibigan, may mga style yan.
Yung mga drug testing, umihingi yan ng ano eh. Yung mga nagsasagawa ng test, ihi lamang ang kanilang hinihingi sa mga polis. Meron tayong urine test. Yung ihi mo, lagyan mo lang ng tubig yan, di wala na. Wala na yung traces ng droga. Kaya kailangan dyan ang nagsasagawa niyan eh, itong mga taga-crime laboratory. Hindi yung mga private clinics, mga drug testing centers, katulad dyan sa LTO, hindi ganun. Dapat yung taga-crime lab para masiguradong walang dayaan. At sa press conference kahapon, mga kaibigan, sa Camp Crame, talagang ibinigay na, ipinakita ng PNP na base sa kanilang talaan na 20 nga talaga ang polis na positibo. At ang pinakamataas na rango, SPO4, naku po. Isang rango na lang, tinyente na. Wala naman SPO5, SPO6, di ba? Meron, DU-30, DU-31, tsaka DU-32. Pero sabi naman ni PNP Crime Laboratory Chief, si Superintendent Emmanuel Arañas, na nagsagawa rin sila ng testing at nakumpirma nga uli itong confirmatory test na isinagawa nila na talagang positibo itong 20 pulis. Naku po. At 5 rito ay mula sa Luzon, 6 sa Visayas at 9 sa Mindanao. Naku, kulang yan. Dapat inahintay natin dito, mga kaibigan, yung PIDEA. Yung PIDEA mismo magsagawa ng drug testing. Tahimik ang PIDEA. Bakit kaya? Bakit tahimik ang PIDEA? Dapat lahat ng mga agents ng PIDEA, pati na mga regional director at kanilang mga confidential informant, dapat idaan sa drug test. Hindi naman nila pwede sabihin, ako, kaya ako nagpositibo kasi undercover agent ako ng PIDEA. So kailangan makijamming ako para makilala ko kung sino yung mga pushers at mga drug lords. Ako. Mahirap yan. Diba, wala tayong marinig na yung PIDEA ay isinailalim sa drug testing. O kaya naman yung House of Representatives isinailalim yung mga kongresista sa drug testing. Yan ang gusto nating marinig. Yung House of Representatives. Kasi yung sinabi ni Tatay Digong, 23 ang nagpositibo na sa mga mayors, kabilang ang isang babaeng alkalde. Yari. Time will come, you know. In due time, papangalanan ni Tatay Digong Duterte ang mga kaibigan. Yung mga mayors na involved sa drugs. Pero mga kaibigan, alas 2:15 na at mag-commercial muna tayo. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto niyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at by photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 992-5480. Marami po salamat! Kaya natin to! Alright, mga kaibigan, itanya naman si Pangulong Fidel B. Ramos, talagang ini-endorso yung Mindanao Examiner. Kaya natin to. Pero mga kaibigan, yung maraming nakikinig sa atin, pati sa Tugigaraw, sa Cagayan Province. Diba, araw-araw nating binabate itong si Brother Danny Quarteros ng Jesus Miracle Crusade na araw-araw din nakikinig sa ating programa via shortwave radio. Alam nyo, kahit wala tayong programa, nakikinig pa rin siya, nag-aabang. Tignan natin kung makukontak natin si Brother Danny Quarteros ng Jesus Miracle Crusade upang makuha natin yung latest na kaganapan dyan sa Cagayan Province. Dahil balitaan na natin, maraming balita ngayon ng Cagayan. Sa Cagayan Province, itong si Brother Danny Quarteros, nabangga yung pickup, yung kanyang yung sasakyan kong Innova, nabangga, alak ko po. Tapos meron din silang Oplan pag-ibig. Kontakin natin, Brother Danny. Good afternoon.
Brother? Hello? Brother Danny, naririnig niyo ba kami? Hello? Brother? Hindi natin makontak si Brother Danny Quarteros. Hello, brother? Hello? Ah, yun. Ah, yun. Sure. Oh, Brother Danny, kanina pa kami nag-hello. Nahilo na ako. Oh, welcome sa ating programa sa Mindanao Examiner Radio. Live na live tayo ngayon dito sa RPN-dxXX, Zamboanga. At napapakinggan tayo sa malaking bahagi ng Southern Philippines, brother. Gusto namin makibalita dyan, pero bago lahat, batiin mo muna yung libo-libong nakikinig sa atin ngayon. Go. Ako'y bumati ng magandang hapon sa lahat natin na nakikinig sa programa ng Mindanao Examiner dyan sa DXXX, kung hindi ako nagkamali. Uh-huh. Sa Radio RPN ng Zamboanga. Mayong hapon kanyang tanan. At mayong hapon sa Imoal. Ayatin ka, brother. Ayatin. Alam nyo, Ilocano dyan sa Cagayan eh. Ada teletrato mon? Ada? Ada teletrato mon? Pero brother Danny, balitaanan mo naman kami dyan. Gusto naming malaman yung aksidenteng nangyari dyan sa inyo. At na nabangga yung Innova ko. At saka yung offline na pag-ibig na ilulunsad nyo, offline tokhang, yung counterpart ng Jesus Miracle. Ano ba ang nangyari? Ganito yan, pupunta kami ng isang Bible study. Uh-huh. Sa may Tuwaw, mga alas 6 na yon. Oo, saan itong Tuwaw? Dito sa Cagayan po, Cagayan province. Anong bayan to? Isa bang bayan yung Tuwaw? Yung Tuwaw, yung bayan po ng Tuwaw to, yung municipal ng Tuwaw. Ah, so hindi pala sa Sabado, Tuwaw pala yung nasa Saba. Ah, sa Tuwaw. Oh, and then? Ganito po yun. Abang tumatakbo kami, kasi yung alam mo naman yung mga, yung kalsada ngayon, di ba? Sinisimento yung shoulder. So, mayroong salupong sa akin na parang Hilux yun. Tapos mayroon nakasunod sa kanya na pickup. Alright. Na parang Frontier. Gustong ko-overtake sa kanya. So malayo pa lang, alam ko na sa salubong na sa akin. So ang ginawa ko, nagpreno na ako kasi ang takbo ko ron mga 40 lang. So nagpreno na ako dahil pag hindi ako magpreno, para silang naghahabulan, hindi siya binibigyan ng way doon sa overtake kanya. So doon talaga dumiritso sa akin. So ano to? Head-on collision to? Talagang sumalpok sa harapan? Head-on talaga. Mabuti na lang ako. Nakahinto na ako. At saka habang papalapit siya, talagang sinalubong na namin ng prayer namin lahat. Umisigaw na yung mga kasama ko. E nandun pa naman yung apat na anak ko sa loob. Saka yung beloved wife ko. So ilang kayong ilang kayong nasa kotse? Bali ako, yung beloved wife ko, apat na anak ko. At saka yung kapatid ng wife ko. Nako po, wala bang nasaktan or nasugatan or what? Ang pakiramdam namin, para lang kami binangga ng kalabaw, pero nung bumaba na ako, ganoon na pala yung damage niya sa harap. Parang nauga lang, parang tinulak lang kami ng ganoon. Wala naman, untok sa akin. Oh, nakita ko yung larawan na inilagay mo sa Facebook account mo, Brother Danny, at talagang wasak yung unahan, pati yung hood niya talagang wasak na wasak. Oh, so yung pintuan nga ng yung doon sa side ko, yung doon nakaupo yung beloved wife ko. Mm-hmm. Hindi niya mabukas-bukas dahil talagang pumasok. Oh, talaga. Malakas talaga yung, pero hindi namin naramdaman yung lakas, siyempre ang state of mind namin doon is nandun kami sa prayer. Anytime pwede kami mamatay doon. So ibig sabihin niya na nabigyan kayo ng proteksyon ng mahal na Panginoon. Nandiyan na yung tinatawag na miracle o himala. Pero sabi ni Sister Nora Honor, walang himala di ba? Sa dibulto kasi siya tumatawag. Walang himala. Walang himala. So ano nangyari? Meron bang napunta sa ospital? Nahuli nyo ba yung driver ng pickup? Kaninang umaga, pumunta doon sa pulis yung driver. At saka gusto doon siya magpa-blatter. Hindi naman siya in-entertain dahil hindi naman niya dinala yung sasakyan. At saka alam lang mga pulis na ano nangyari kasi. So nag-report na pala kayo na hit and run kayo?
Oh, eh, sila pa ang ano eh, sila pang humatak sa aming Innova pupunta ng police station. Sino? Yung police. Ah, talaga? Mabuti na lamang at walang nasaktan. So nung nabulabog na yung mga police dahil tumawag sa amin yung mga police director, yung director ng Quirino. Dahil alam naman natin, alam naman nila na tayo ay tumutulong sa kanila at nangunguna tayo sa kampanya against yung dito lang nga sa region to nangyayari na wala masyadong patayan dahil nangunguna tayo sa pagtuktok at dinala natin sa Malapino yung mga pusher, mga user, yung mga drug courier na talagang nasa order of battle. Ngayon, nagbagong buhay na sila. So ano nangyari doon sa driver? Siya ba talaga nagmamaneho? Baka ibang nagmamaneho yan? O kaya fall guy lang siya, di ba? Tinignan ko yung iniwan na ano, yung iniwan na driver's license, yun ang mukha nung nakausap ko. Ah, okay. So sinong may-ari nito? Hindi naman politiko. Ah, hindi naman. Hindi rin man drug pusher o drug lord. Ayawan ko lang. Pero nung nilapitan ko kasi, kinukubiran yung mukha niya, akala niya susuntukin ko eh. Laki ng katawan mo, brother, di ba? Laki din ang katawan niya, ang itim-itim niya eh. Ah, talaga? Oo. So, laki din ang katawan niya eh. So, ano nangyari sa kaso? Ah, bali, ano, ang gagawin namin, sabi naman daw sabi daw niya sa pulis, kasi yung driver yata, yun din ang owner ng ano, sasakyan, willing naman daw siyang magbayad kung magkano daw ang gagastusin doon sa pag. Ikakasa namin yun dahil yung sasakyan na yun, dapat kulang, pa ng, kulang pa ng one year para talagang owned na lang kasi nakahulugan yun eh. Oo, eh, kaya nga naman sinasabi siya, padala mo na sa dito sa ano yan eh, sa amin eh. Oo. So, galit lang siguro ang demonyo dahil bukas mayroon tayong drug symposium na ibali yung operation o ano, project talk hang ng gobyerno ay tinapatan po natin. Yun na nga sabi mo, offline pag-ibig o sa Bisaya pa. O plan gugma. Eh yung sa atin naman yung binis natin doon sa Revelation chapter 3 verse 20 na ang malapit yung kumakatok sa pintuan ng ating bahay, pag bubuksan natin siya, siya ay papasok at siya ay kasama natin. So yun yung aming kursada. Sumulat muna kami sa DepEd Region 2 and then aprobado ng Region 2. Yun naman ang design. Sinulat nila sa mga malalaking eskwelahan dito at naka-schedule na yung series na Campus Crusade para sa paghinto ng illegal drugs. Itong offline katok ninyo, ano, paano ang takbo dito, brother? Abali, ano, kasi binigyan kami ng listahan ng mga watch list. Yun ang ginagawa namin, yung dati mga drug pusher o drug courier, sila ngayon yung kumakatok doon sa mga bahay nang alam nila na yun din yung mga nabibiktima nila noon, dinideliberan nila ng shabu, at kinakausap, sinisira ng Word of God, tapos pinapili sila, anong gusto ninyo, salvation or salvation? Salvation, di ba? Pag sa pulis kayo, sigurado yan, salvation. Pero kung dito kayo sa amin, salvation, kaligtasan. Salvation. Oo. So ganong so ano yung target natin, ilang mga mga tao? Bali yung nung nakaraang July 4, mayroong sumuko at saka isa tayo sa naimbitahan. Kahiliran natin yung tipo pulis, upuan, mayor, mga police directors. May sumuko ng more than 100 sa Tugigaraw. And then ang nabaptize doon sa Jesus Miracle Crusade, mga kulang-kulang 60. Ba, marami. Hindi, opo. So ano pa yung ibang... Yung hindi nabautismoan sa Jesus Miracle Crusade, sila yung mag-undergo ng rehabilitation sa kulungan or yung mga bata. Kasi may mga bata pa, mga 12, mga 15 years old sa yung rehabilitation center sa DCWD. Ah, okay. So I understand meron kayong mga krusada pa rin. Oo, bali ang krusada natin parang halo-halo eh. Mayroon tayong krusada sa loob ng kampo ng militar, sa kapulisan, sa mga police stations kasi
na connected tayo sa values formation ng Camp Krami. Uh-huh. Tapos sa kampo ng mga NPA, may mga request din sa akin. So, yung hindi ko lang talaga mapuntahan yung nag-request sa akin na tatlong araw na maglakad. Regional commander na ng UP po sa Army yun. Sa pangalang David Soriano. Pero sabi ko, sa tatlong araw na paglalakad, hindi natin alam kung ano mangyari sa atin. Kailangan eh. Kasi yung lugar mo dyan, brother, di ba talagang kuta ng mga New People's Army yan? Oh, yun sa Sinundungan Valley, Marag Valley, at saka yung Sierra Madre. Yung nakarang araw, nung Lunes ba yun? Lunes. Pinasok namin yung Sierra Madre. Martes yata. Sierra Madre. Sa may John Isabela. So, nag-request kami ng sasakyan sa militar dahil hindi talaga kaya ng mga ibang sasakyan. Kahit 4x4, hindi talaga kaya doon. Kailangan 6x6. Pero bakit sa militar? Bakit hindi sa local government unit o kaya sa civilian? Kasi siyempre, pag militar ang gagamitin ng Jesus Miracle Crusade para you know, sa gawain na ganyan, baka mapagkamalan kayo mga sundalo at ma-ambush kayo. Ginawa na kasi namin yan noong last year. Nagpahiram yung 86 Infantry Battalion ng sasakyan nila. Uh-huh. So nalagyan namin ng streamer both sides na Jesus Miracle Crusade yon. Uh-huh. So nag-success naman kami noon. So sinubukan din namin. Sabi naman ng battalion commander na kailangan pa rin ng 100 na sundalo na mag-escort sa amin. Sabi ko, wag na lang. 100? Wow. 100 daw. Kasi yung lugar na yon nung election, nung April yata, uh-huh, doon inampus yung kandidato na vice mayor. Hinarang sila ng 150 NPA, mm-hmm, tapos pinababa yung vice mayor, pinatay. Tapos yung mga bodyguard, yung escort, walang nagawa, pinauwi na lang. Ngayon, nung nag-election doon, kinuha yung hinatid yung PICOS, tapos dinala yung PICOS. Ang nagdala na sasakyan, iniskorta ng dalawang helikopter na nakaikot-ikot sa paligid. Ganun katindi, no? Kasi Sierra Madre na, sa ako na yan, Aurora na. Ang kabila nun, Aurora na eh. Oo, mahaba kasi yung mahaba yung mountain range na yan, brother. At saka yung puwersa daw ng NPA dyan, makakapal dyan, sabi naman ng mga tao doon. Mm-hmm. Karamihan, mga Cebuano, mga Bisaya. Ah, mga NPA doon. Oo, mga Bisaya, saka Manila, mga estudyante, mga aktivista. So, nung pumunta kami, nagtaka kami, ang nandoon lang yung principal, tapos yung mga barangay official, mm-hmm, tapos yung ibang matatanda doon. Wala talagang mga tao, tahimik. Yung pala, alam na nila yung Jesus mo kasi na nagkusada tayo na ang komunismo ay satanismo. So, inabangan na tayo. So, ang kinawa, mayroon na nakaposti, sabi ng driver na umuwi na kami, may uh-huh, nakaposti na 50 fully armed na New People's Army. Wow, dami. Nagabang na lang kung anong signal. Kasi mayroong pumasok doon na mga kulang-kulang mga tampo yata yon, may mga backpack silang dala. So yung palatandaan na yon na signal sila na yon. So nakinig sa patotoo. E, wala naman sila na narinig na akin sa kanila din mga pinagaling na karamdaman. So yung patotoo ko na ako dati aktivista, ako dati ang uncle ko NPA leader. Nung pagkatapos ng message ko, pumunta naman sila sa harapan, tapos nagtaas ng kamay, sumuko sa malapinon, tapos nagpabautismo. So after ng bautismo, sabi nila sa sunod, dito na kayo matulog at dadalhin namin kayo doon sa water force. Mayroon palang water force doon na ang naliliko doon, mga NPA lang at saka mga tao doon sa lugar na yun. Sa Sierra Madre. Pag makatira ka sa lugar na yun, hindi pwedeng hindi ka maging member ng UP Force Army. Wala naman bang mga pagbabanta ang mga NPA o kaya yung mga grupong kalaban nila sa mga miyembro ng Jesus Miracle Crusade? Wala naman kasi siguro nung pumasok sila, gumagaling yung sakit nila katulad kay Eloisa sa Marag Valley. Uh-huh. Ang kanyang palatandaan, pagagaling yung mata ko kasi malabo daw yung nagsasalamin siya ng makapal na salamin. Eh. Uh-huh. Pagagaling yung mata ko, totoong may Diyos, gumaling siya. So kinumbinsin niya makasama niya. Talaga? Yan ang himala. Yan ang milagro, di ba? Yan talaga. Yan talaga ang himala. Ako rin, brother, may cancer ako. Sana mapagaling mo rin ako.
Ay, malapinan, mapagaling, hindi ako. Oo, sana mapagaling ng Diyos, ah. Sana mapagaling ng mahal na Panginoon yung aking cancer. Di ba? May cancer ako sa bulsa. Cancer sa bulsa. Dami dyan. Maraming may cancer sa bulsa dyan. Oh, tingnan natin kung mapapagaling tayo. So ano pa yung mga upcoming activities? Interesado kami dun sa, ano brother, doon sa Oplan na gugma. Diba? Oplan gugma. Oo, paano ang mo? Oo, paano ang preparasyon nito kasi yung ginagawa nyo, Oplan tokhang. Di ba? Tok hangyo. Kasi yung tokhang, parang maging luthang na yan pag hindi talaga ano eh. Alam mo yung luthang? Ang usang man itong luthang? Eh, di ba yung pusil ng luthang? Huwag kabalo sa luthang, ha? Kabalo, hunghang. Huwag kabalo ng luthang. Kanang luthang bito, dibumba man ang luthang. Asa man ito gigamit sa mga, ano, sa mga hunting? Sa mga Bisaya, di ba? Sa Puhol, luthangin ka. Mauba di ay. Jesus, gano'n. So, karon. So, karon nga may Oplan tokhang, Oplan gugma. Unsa man itong Oplan gugma? Unsa'y target na ito? Kasi dahil dito, yung mga pulis mismo, pag nagsasalita sila ng tokhang, sabi na Bisaya daw to. Eh ako naman, sabi ko, mayroon pang tokhang na Bisaya, wala naman. Hindi, tok-tok. Eh, iniisip, tok-tok hangyo man to, tok-tok, brother. Tok-tok pala, tsaka hangyo. Oh, eh, tok-tok hangyo. Oh. Eh, mga sabi media. Ko, ang media, daghan din na Oplan tokhang, mga media is kalawags. Mag-tok-tok sa mga regional offices, manghangyo ng kwarta. Hangyo. Katong mga skalawags. Yung iskalawak si Duterte Ningon. So karon katong Oplan gugma ni mo target katong mga residente gihapon sa Tugigaraw ug sa Cagayan. Bali yung Oplan gugma sa Bisaya, sabi mo nga Oplan pag-ibig. Ang atin naman is dahil partner natin ang DepEd, nagbibigay sila ng bukas alas 2 hanggang alas 4. Walang klase. So, nga naman, walang klase. Holiday? Walang klase dahil doon sa drug symposium. Maayaw. Apila ka estudyante ba na mag-attend? Ugma. Tanang estudyante, siyempre maggagawa na sila ng mga reaction papers niyan. Pati mga, kasi yung pala pinaka-guest speaker namin, yung chief of police ng Tugigaraw. Kisa man to? Is, superintendent? Senior superintendent. GC Tamayaw. Okay. So nga siya support sa drug forum. Kasi siya pa nga yung nakiusap sa amin na huwag niyo kaming iwanan dahil yung nagagawa niyo hindi namin nagagawa. Yung mga pinupuntahan nila hindi nagpapakita pero kami ang kakatok, yung mga kasama namin nagkakatok, mga former pushers, pag kumakatok sila, pinapapasok sila ng Word of God. Tapos dinadala, araw-araw nga ako nagbautismo. Kuminsan magbautismo ako ng 8, kuminsan 15, kuminsan 10, ganyan. Asa naman ni Matog yung bautistuhan sa Jesus Miracle Crusade sa Tugigaraw? Apo. Bago kasi sila bigyan ng mag-take out na magbagong buhay, bautismo muna. Kasi pag ayaw nila magpabautismo, ang puputahan nila kulungan. Rehabilitation center. O kaya cemeteryo pag nga isa bypass operation, di ba? Sa kahabagan ng malapit noon, sa daming napapatay sa ibang lugar, dito naman lahat ay nabubuhay, hindi ano. Mayroon lang iba yung kasi nauso na rin yung vigilante katong mga katong mga civilian na nag-armas sa gipusil nila ng mga pusher siguro yung iba siguro diyan police. Yung mga hawak ng pulis gusto nila ng patayin na lang yung hawak nila baka yun pa ang maging magpatayo agin sa kanila. Karon daghan ng mga pulis ng tulo na ang gipatay tulo. Pero wala man sila mag-convert sa Jesus Miracle Crusade, pero eso. Di ba? Marami namang bakit wala bang Jesus Miracle Crusade? Mayroon namang Jesus Miracle Crusade dyan. Sa Dirisang Buanga? Pero wala man sila katong gigihimo ni Madiha sa Cagayan.
Sila nga. Kasi ang ginawa ko kasi dito, unang-una, ang mga pulis at mga sundalo, minamanmanan ako dahil mayroon kami mga Bible studies at mga rebuild eh. Mm-hmm. Ang ginawa ng mga pulis, parang minamanmanan ako dahil reporter daw ako ng NPA. Ngayon, nung nakita nila na marami mm-hmm. nang sumusuko, sabi, inimita ako sa pulis, nag-Bible study din kami sa kanila at mm-hmm. sa sundalo, yun nagkaroon ng magandang relasyon. Mas maa ito, mag-Bible study mo, brother. Nga amay usa ka grupo nga NPA, usa ka grupo ng mga pulis o mga army, di ba? Tanan isa, usa ka grupo, mag shake hands, mag budol fight, tama. Mas maayo to. Diba? Yun ang ginawa namin sa Sinundongan. Nung nagkrusada kami sa Sinundongan, ang gumawa ng tent, yung bali, yung parang pinaka-stage, mm-hmm. ang army. Ang nagluto sa gabi, mga NPA. At tinuod na, ah? Sa pagkrusada, pagkrusada, army at saka NPA, sama-sama na nagpupuri. Asa man to? Hindi naman nag-era. Sa Tugigaraw? Sa ano, Rizal, sa Kakayan, Sinundongan Valley. Rizal, Sinundongan. Ba? Guwapo to, ha? Mas maayo, pag ano, ang cooperation through, the Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tama, diba? Okay. Katong, prayer ko ng ating mahal na pastor. Yan. Oh, katong si mahal na pastor, Wilde Estrada Almeida, nag-birthday, di ba? Katong isa ka semana. Noong June 20, 81st birthday po niya. Oh, 81st. Saan man nahitabo? Asa man tayo gihimo sa Amoranto? Amoranto. Opo, punong-puno ng mga tao. Pila ka, mga 50, what? 70, 80,000, 100? Sobra doon. Sobra kasi ito naman. Kataghan, uy. Umapaw. This coming October 22, 23, mm-hmm. ika-16 anniversary nung pagpasok namin sa Abu Sayyaf. Ah, sa Talipao. So, kaganapin sa Luneta, Kerinokansa ng Luneta, 22-23, wow. 2 days. Uy, nako. Sus, kadaghan itong mga mga members, di ba? Oo. Oo, kasi sa unang administration, pag mga yumik permit para pagutan niya sa Luneta, muingon sila nga madaot kuno ang Bermuda. pag abot sa Papa sa Roma, umauban ka mga religious group, di man madaot ang Bermuda, pero ang Jesus mo kasi madaot ang Bermuda. Okay, sa man ito nagsulti. Bautismohan na ito. Mga tauhan dito sa unang administration. Daan. Yun kasi ang mga tauhan niya eh. Yung mga INC, ganyan. Ngayon, nung sa kay Presidente Duterte, Bisaya si Duterte, Bisaya din ng mahal na pastor, itagaantag duha ka adlaw. Maayo to ha, duha ka adlaw ha. Muanhin mo dito sa grandstand? Ikaw ba, brother? Madto mo? Imbitado ka, manha ka. Ako? basta ka ay alien ha, madto ko. So nga pa may mga bago pang programa kay sige, go ahead. I-ano ni mo, kung sama ni mo mga programa pa para makahibalo ang ato mga igsoon. Bali sa tanan nga na Minaw, naamatay buluhaton dyan sa Buangka, mga adik dyan, mga puser. Kasi ang programa pala ni Duterte, tagaan na grace period, mga isa ka buwan. Correct. Isa ka buwan. Kining tokhang na sinasabi niya. Mm-hmm. Tokhang is one month. Tapos after 1 month, iba na yung mangyayari. Oh, so, oh. Pagkatapos doon sa mga take out, yung mga nag-surrender, mm-hmm. tapos pumirma sila, lahat exempted sila doon. Pagkatapos yung nagmamatigasan, iba na yung pakiusap. Wala nang pakiusap. Parang style ang naobserbahan ko, marag style ba sa mga komunista sa una nga tagaagak paskin, nga pag ikatulong hatag, ilubong nakabuhi. Oo, kasi kinahanglan diha, brother, pag masurrender mo, kinahanglan ng renewal, spiritual renewal. Dili lang katong sa physically or mentally spiritual, Jude, di ba? Oo, tama yun. Tama po yun na, beloved preacher. okay, mauna. Nga po may mga bahita mo diha? Wala na. bali, abangan mo na lang yung pangyayari bukas dahil ito yung una
na joined activity ng Philippine National Police, Department of Education, kasama rin po yung local government, yung PDEA, na ang nag-lead, ang lead organizer ang Jesus Miracle Crusade, na tinapatan natin yung kanila pong operation. Tayo ay naniniwala naman doon sa tok-tok hangyo. Yun po yung ginagawa din ng Malapino na sa Revelation 3:20 na siya ay kumakatok sa pintuan ng ating bahay, pagpapasukin natin, siya ay kasama natin. At saka ganun din ang ating pong programa. Hindi lang pintuan ng bahay, pintuan ng gate ng mga paaralan, ng malaki pong pintuan ang kinakatok natin ngayon. Tama. Gate ng mga universidad, gate ng mga kolehiyo, high school, tsaka elementary. Ano, yung pintuan ng puso ng bawat isang nilalang. Oo nga po. Yeah. So ngayon, ang gagawin natin, ipaliwanag natin sa kanila na hindi lang ganoon ang programa ng gobyerno na patayin, tapusin ang buhay. Mayroon pong nagtataguyod ng pag-ibig ng Diyos na kasamang kapangyarihan na magbagong buhay sila. Okay. Okay. Maraming salamat sa imo. Brother Danny Quarteros, mga igsuon, ang sa Jesus Miracle Crusade sa Tugigaraw City. Sa Cagayan, kada adlaw sila, mamingaw sa ato ang programa through shortwave radio. Daghang salamat sa imo, brother. Bali, panawagan ko lang, pagka yung nakikinig ngayon, hanapin lang po ninyo ang Jesus Miracle Crusade dyan sa may Sambuanga. Asa man to? Buwalan. Ano, Buwalan ba yun? Oo, oh, Buwalan. Yung bagong terminal ng ano ba yung series? IBT, yung, Integrated Bus Terminal sa Buwalan. Terminal, Akbang lang. Akbang, sa may Japon. Buwalan sa Buwanga City. Akbang sa Buwalan, Barangay ba yan? Barangay Buwalan. Sa may integrated bus terminal ng Buwalan sa Buwanga City. Nandiyan yung ating chapel. Usa man ang schedule sa prayer service sa Jesus Miracle Crusade sa Buwanga. Mayroong linggo dyan, mag-umpisa alas 8 hanggang alas 9 yata hanggang alas 2. Tapos sa Biyernes overnight, alas 10 ng gabi hanggang alas 4 na madaling araw. At saka Miyerkules naman, alas 5 hanggang alas 8 na gabi. Aba, oo, aayo. Okay. Daghang salamat. At saka makinig sa programa sa DXXX at Jesus Miracle Hour, 6 to 7 kung hindi ko nakamali. Correct, 6 to 7. Monday to Sunday. Oo, okay. 6 to 7. Okay. Daghang salamat, Brother Danny Quarteros. Daghang salamat sa imo. Bye-bye. Well, mga kaibigan, napakinggan nyo, direct from Tugigaraw sa Brother Danny Quarteros. Tako, talagang matinding prayer warrior siya, mga kaibigan, dahil yung istorya ng talipaw na mission nila, mababasa ninyo yan sa MindanaoExaminer.com. Hanapin nyo lang sa Google yung talipaw mission, Jesus Miracle Crusade. At makikita nyo kung paano nagmilagro ang Panginoon anong pinasok ng nitong mga Jesus Miracle Crusade Prayer Warriors sa paunguna ng mahal na pastor na si Wilde Estrada Almeda, ang kampo ng Abu Sayyaf, upang iligtas ang 21 kaluluwa na mga dinukot ng Abu Sayyaf na sinagkalib-andang dyan sa Sipadan. Alam nyo, may libro pa yan eh. Napakaganda ng istorya, napakaganda ng pagsubok na ibinigay. At actually, na-pray over pa ng grupo nitong si Pastor Wilde Estrada Almeda. Itong si Commander Robot, si Galib-andang. Kaya galit na galit itong si Abu Sabaya. Gustong kunin itong mga Jesus Miracle Crusade upang pugutan ng ulo. Pero wala silang nagawa dahil ibang grupo ang may hawak. Kina pastor at sila'y nakawala at sila'y nakalabas ng maayos. At ganun din yung mga bihag, mga kaibigan. So napakaganda to. Dito nagpapatunay yung pananalig at paniniwala ay talagang malaking bagay. Hindi lamang yan, mga kaibigan, pati sa Basilan. Ako, pinasok din ng Jesus Miracle Crusade ang Basilan. Doon sila nagkrusada. At binato sila ng granada doon. Ako, marami ang sugatan. At dyan ko nakilala itong si Brother Danny Quarteros na ngayon ay isa kong kapatid. Kapatid na kapatid. Pati si Brother Robert Chua na hindi ko na alam kung nasaan na.
Pero dahil dyan sa nangyari sa Basilan, ako po, walang nasawi, mga kaibigan. At kaya nga sinabi ulit ni Nora Honor, may himala sa Jesus Miracle Crusade. Dahil walang gamot-gamot, puro pagdarasal lamang dyan sa Governor Ramos yan. Dyan ang kanilang headquarters noon dito sa Zamboanga. Bago sila lumipat sa Buwalan. At si Brother Danny Quarteros na isang prayer warrior ay nagsilbi ring spokesperson during the Sipadan siege. At nakadikit tayo sa kanya, mga kaibigan, na talagang noon machong-macho pa siya, slim pa siya. Pero ngayon, mas macho na. So yan, si Brother Danny Quarteros ng Jesus Miracle Crusade. Kaya kung gusto ninyong sumama sa prayer service ng Jesus Miracle Crusade sa Zamboanga o kahit sa anumang lugar sa buong Pilipinas, sa buong mundo, meron yan, mga kaibigan. Para magkayong kayo ng spiritual freedom because change is here. Bueno, Brother Danny Quarteros, maraming salamat. I'm sure na nakikinig pa rin hanggang ngayon yan sa shortwave radio. Bueno, mga kaibigan, sa ibang banda, pumuesto si Pangulong. Ito, good news naman tayo kay Pangulong at kay Tatay Digong Duterte. Dahil pumuesto si Tatay Digong Duterte sa excellent trust rating ng social weather station na inilabas nitong Miyerkules lamang. Ang datos ay ayon sa 2016 second quarter SWS survey na isinagawa actually noong June 24 to June 27. Face-to-face interviews sa, kung di tayo nagkakamali, 1,200 respondents sa buong bansa. Alam niyo, mga kaibigan, na 84% ang trust rating ni Pangulong Tatay Digong Duterte. Kaya nga, tinawag to ng SWS na excellent. Wow! Habang 11% sa mga ito ang undecided at 5% ang maliit ang tiwala kay Tatay Digong Duterte. I'm sure itong maliliit na tiwala, mga taga-liberal party to. yung mga kontra sa kanya. Pero itong excellent trust rating ay patunay na talagang napakagaling nitong si Tatay Digong Duterte. Pero sa kabilang banda naman, mga kaibigan, kung ano yung excellent rating nitong si Tatay Digong ay matunog naman ngayon sa Sandigan Bayan. Ang nakatakdang pagkakaso, nakupok, ng Office of the Ombudsman kay dating Vice President Chechomar Binay. Kaugnay sa maanumalyang pagpapatayo umano ng Makati City Hall Parking Building. Mula nung Lunes ay inaabangan na ng mga media, ng mga kasamahan natin sa radyo, TV at print, yung pag-aahin ng kaso matapos na lumutang ang impormasyon na anumang araw ngayon, mga kaibigan, ay isasampa na sa tanggapan ni Ombudsman Conchita Morales ang kaso laban kay Binay. Naku po. Alam niyo yung anak ni Binay, mga kaibigan, si Mayor, hindi na maaaring tumakbo for life. Kaya nako, alam niyo, pag involved kayo sa ganitong klaseng corruption, nako, napakahirap niya. Nabatid na tatlo yung kaso, isasampa laban kay Binay na kinabibilangan ng falsification of public documents, malversation of public funds at paglabag sa Graft and Corruption and Practices Act. Ang mga kasong ito ay una nang isinampa ng anak ni Binay na si dating isinampa sa anak ni Binay na si dating Mayor, Makati Mayor Junjun Binay. Na siyang naging dahilan para tuluyang masibak ito sa kanyang tungkulin. Kasama sa dapat kasuhan sa nasabing anomalya, di umano ang itong si Vice Presidente. Subalit dahil mayroon itong immunity noon, nung siya ay nakaupo pa, kailangan muna hintayin na siya ay bumaba sa pwesto. Kaya nga tumakbo siya, mga kaibigan, bilang Pangulo. Kasi kung tumakbo siya, so another 6 years siya, hindi na naman siya makakasuhan niya. Pero ngayon natalo siya. So ayun na, dire-diretso na yung kaso. Hindi lamang niya, mga kaibigan, abangan ninyo
Yung nasampahan na ng kaso si dating Pangulong Noynoy Aquino pati si Boots Abad ng Department of Budget and Management dahil sa itong tinatawag na Disbursement Acceleration Program na ibang pangalan sa PDAF o Priority Development Assistance Fund na kung saan ay maraming mga mambabatas, congressmen, mga senador ang nakinabang sa tongpats at kickbacks o mga komisyon na galing kay Napoles sa likay. Grabe. Pero mga kaibigan, natapos na naman yung anak ko. Ang ganda-ganda pa sana ng ating mga ibabalita. Pero wala na tayong oras dahil nag-rock and roll na tong si aming technical director dito, si Ninyo Bulak. Hawak-hawak na naman yung kanyang air guitar na bass na malaki pa sa kanya. Pero bago tayo magpaalam, pasalamatan muna natin ang lahat. Pati si Mayor Erap. Oh, wala na naman. Basta ikaw, tawag ka lang anytime. Oh, pati si Mr. President. Kaya natin ito. sa Mbongueños, muchas gracias. Un oro chismis opinion kay aquí a vosotros y away. Ana Mindanao Examiner Radio, RPN-dxXX, Sampanga. Sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi. Daghan salamat sa Sambuanga Peninsula. Kay Vice Governor Sakurtan, Papang, happy birthday. Sana humaba pa ang iyong buhay, maraming birthday at keep healthy. Sa Central Mindanao, ako, sa Director Amir Mawali, nakikinig sa atin yun, sa Director ng Bureau of Public Information. Yung mga taga-Sultan Kudarat, Central Mindanao yan, pati Maguindanao. Nakikinig sa atin yan araw-araw. Pero mga kaibigan, ibigyan muna namin kayo ng isang napakagandang awitin. Siyempre, classic. Basta kailangan nyo ng mga gantong awitin. Maaari kayong tumawag sa 992-5480 para sa inyong mga requested rock and roll songs. Okay, bye-bye. Love you. Chup-chup, mama.